Pilipino ay mahilig kumain. I mean, sino ba namang hindi, di ba? We all have to eat. Ang pagkain ay isa sa basic necessity natin. Kaya naman, maganda itong gawing negosyo. Hindi nawawala ang demand for food. So whether mahilig kang kumain o mahilig magluto, or both, marahil ito ang business for you. Bukod sa madaming food options na pwedeng pagbilian, hindi rin kailangan ng sobrang laking kapital lalo na kung magsisimula ka ng food business sa iyong bahay. Interested ka bang magnegosyo? If yes, stay tuned dahil sa video na ito, ibabahagi namin sa inyo ang 14 small food business ideas na pwede mong simulan sa iyong bahay. Kasama na din kung magkano ang kailangan mong kapital at kung ano-anong mga pros and cons ng mga ito. Pero bago namin ito i-reveal, please don't forget to hit the subscribe button for more added info and the notification bell below para updated ka sa mga videos na for sure ay makakatulong sa iyo. Ang pagbebenta ng makakanin tulad ng suman, biko, puto, kutsinta, bibingka, palitaw at iba pa ay isang abot-kayang food business idea na may high profit potential. Ideal lalo na para sa mga stay-at-home moms. Malaki ang potential ng negosyong ito for business growth kalaunan. Kapag kaya mo nang makagawa ng mas marami, pwede mo itong ibenta sa mga reseller at distributor para mas mataas na kita. Capital ranges from 500 pesos to 12,000 pesos. Ang cons lang ng business na ito is short shelf life para sa mga products and medyo matrabaho and time-consuming ang operation. Pero ang pros, mura at readily available ang ingredients at all year round ang sales na nagbipik during holidays. Number 2, ice cream. Ang ice cream ay isang Pinoy dessert favorite any time of the year. Pwede mong ibenta in cones or cups or pwede ding sa tub. Nagre-range sa 70 to 100% ang profit margin sa pagbebenta nito. Meaning, kayang mabenta ang ice cream ng doble sa production cost. Ideal ito lalo na kung ang lugar mo ay malapit sa mga eskwelahan. Capital, nasa 2,500 pesos to 15,000 pesos. Ang con sa pagbebenta ng ice cream is short shelf life at medyo mahal ang pag-setup lalo na kapag napili mo yung commercial scale soft serve na ice cream business. Pero ang kagandahan, simple lang ang ingredients at ang paggawa at lalong mas madali ang preparation if gagamit ka ng commercial ice cream makers. Number 3, lugawan or gotohan. Maliit lang ang capital na kailangan dito, pero malaki ang balik. Kaya nga na-imbento ang phrase na tubong lugaw dahil sa lugawan business. Isang kalimbawa dyan ang Lugaw Queen na nagsimula sa capital na 1,100 pesos. Nagbebenta ng 10 pesos per mangkok na lugaw pero kumikita ng up to 50,000 pesos per day. Ang capital sa business na ito ranges from 1,000 to 5,000 pesos. Ang cons lang is maaaring maging stressful to operate lalo na kung 24/7 ang operation ng store mo. Pero ang pros, simple lang ang recipe at ang ingredients na kakailanganin. At malaki ang balik ng investment kahit maliit lang ang capital na kailangan. Number 4, meat processing business. Ang industriya ng meat processing ay lalong lumalago ngayong mga nakaraang taon. Kaya magandang business opportunity ito. Kung saan pwede kang kumita ng hanggang 100% profit. Kung ikaw ay may passion and patience sa pagpapatakbo ng processed meat business, siguradong kikita ka dito. Ang capital ranges from 1,500 to 20,000 pesos. Ang cons lang is quick spoilage if mali ang pag-process o pag-handle mo sa meat. Kahit kailangan mong gumastos ng oras at pera para sa mga meat processing training courses. Pero ang pros, longer product shelf life dahil sa method of preservation kesa sa unprocessed meat. At mataas ang demand for easy to cook products gaya ng ham, longganisa, tocino, tapa at iba pa. Number 5, palamig or samalamig. Ideal para sa mga first-timers na gustong sumubok sa pagnenegosyo. Maliit lang ang kapital na kakailanganin dito. In demand ito, lalo na pag summer, pero siguradong kikita ka pa din all year round dahil nakakauhaw ang mainit na klima ng ating bansa. Ang kapital na kakailanganin ranges from 700 pesos to 2,000 pesos. Ang cons lang is kung ikaw ay gagamit ng prutas as ingredients tulad ng buko, mabilis itong mapanis. Pero ang pros, easy to prepare and serve at madaling ibenta dahil mura at pwede mo i-partner sa iba pang food business gaya ng susunod sa listahan na ito. Number 6, siomay. Ang pagsisimula ng siomay business ay madali. Maliit lang kailangan na kapital. Ang mahirap lang ay ang pagpapanatili ng pagpapatakbo nito. Pero with good quality product, solid marketing strategy at strategic location, siguradong magiging successful ka dito.
Ang kapital na kailangan ranges from 2,500 to 10,000 pesos. Ang cons lang is kailangan maging matiyaga ka at dapat consistent ang quality ng product mo. At ang pros, hindi kailangan ng malaking space. Pwedeng ibenta kahit sa cart. At mabenta ito dahil pwede as snack at pwede rin gawing ulam. Number 7. Street food. Mura lang ang street food kaya't mabenta ito. Somehow, naging parte na din ito ng ating kultura bilang mga Pinoy. Kaya't kahit sino bumibili nito. Mga pa-estudyante, trabahador, at kahit office workers pa. Kung mahilig ka sa street food at limited lang ang budget mo para magsimula ng negosyo, pwedeng-pwede sa'yo ito. Ang kapital na kakailanganin ranges from 2,000 to 15,000 pesos. Ang cons ay madaming kakompetensya lalo na sa matataong lugar at time-consuming ang food preparation. Pero ang pros, low startup cost at napakaraming affordable street foods ang pwedeng ibenta gaya ng fishball, kikiam, kwek-kwek at madami pang iba. Number 8. Hamburger. Napansin nyo karamihan ng malalaking fast food joints ay nagbebenta ng burger? Ito ay dahil hindi maipagkakailang mahilig tayong mga Pinoy dito. Madali kasi itong kainin, mura lalo na ang mga buy one take one at nakakabusog pa. Ang capital na kailangan ay nagre-range ng 5,000 to 15,000 pesos. Ang cons lang is matrabaho lalo na kung ikaw mismo ang gagawa ng sarili mong pati at kailangan mong maging consistent sa quality ng product mo. Ang pros naman is, popular ang produktong ito kaya't mabenta. Number 9. Pizza business. Halos karamihan ay mahilig sa pizza. Convenient itong kainin at orderin kaya't mabili, lalo na kapag may mga gatherings, party, o kahit meetings. Perfect itong business kahit sa home-based setting lang. If kaya mong gumawa ng masarap na pizza at magawang i-market ito, siguradong magsasucceed ka dito. Ang capital na kailangan ay nagre-range sa 10,000 to 20,000 pesos. Ang cons lang ay matindi ang competition, lalo na't napakadaming kilalang go-to pizza brands. Pero ang pros, affordable and readily available ang ingredients at easy to prepare and serve. Number 10. Canteen or eatery o karinderya. Ang mga karinderya ang go-to places ng mga customers na naghahanap ng murang lutong bahay na pagkain. With the right location, pricing, and menu, siguradong kikita ka dito kahit na maliit lang ang maging kapital mo. Ideal ito para sa mga masarap magluto at nakatira malapit sa matataong lugar gaya ng schools at offices. Ang capital needed ranges from 10,000 to 25,000 pesos. Ang cons lang ay challenges sa pagpapanatili ng quality ng pagkain and sanitation at kailangan ng matinding dedikasyon at patience mula sa pamamalengke, pagluluto hanggang sa pagsaserve sa customers. Pero ang pros, low startup cost but quick ROI in just 2 months. At syempre, necessity ito kaya't hindi mawawala ng customer at malaki din ang growth potential. Number 11. Baking business. Mahilig ka bang gumawa ng cakes? Cookies o cupcakes? If yes, pwede mo itong pagkakitaan. Turn your hobby into a home-based business. Madali lang itong makakuha ng customers via social media o word of mouth. Ang capital needed ranges from 15,000 to 50,000 pesos. Ang cons lang is pwede ito maging stressful especially with bulk orders. And it requires experience in home baking or training and baking course. Pero ang pros, steady demand from customers na bumibili ng cakes and pastries as snacks, gifts, pasalubong, and lalo na for parties and celebrations. Number 12. Tapsilog. Isang breakfast favorite ang tapsilog, pero kahit anong oras, mabenta pa din ito. At dahil affordable ang tapsi, madali itong ibenta. Malaki ang potential for growth nito, gaya na lang ng famous tapsi ni Vivian. Ang capital needed ranges from 10,000 to 50,000 pesos. Ang cons lang is kailangan ng sipag at syaga, lalo na kapag nagsistart pa lang. Pero ang pros, pwede itong maging home-based business na hindi nangangailangan na mag-rent ng space. Mababenta mo sa mga kapitbahay, offices, drivers, and students. Number 13. Diet Delivery Program o Healthy Meal Delivery Service. Karamihan ngayon ng mga millennials ay nagiging health conscious na. At dahil busy ang karamihan sa work at walang time to prepare food, marami ang pumipili na bumili ng pagkain sa mga healthy meal delivery services. Perfect ang business na ito para sa mga healthy eating advocates na mahilig magluto at gustong kumita and at the same time makatulong sa iba. Ang capital needed ranges from 3,000 to 5,000 pesos daily.
Ang cons lang in this business is the challenge to keep the freshness and quality of ingredients to prevent food spoilage. Kailangan mag-invest in a delivery vehicle o mag-outsource ng taga-deliver. And of course, you need to consult nutritionists, dietitians, and other specialists for the recipes and meal preparations. Pero ang pros, tumataas lalo ang demand for healthy and organic food, lalo na sa mga young professionals, students, celebrities, at kahit sa matatanda na may dietary requirements. Hindi kailangan mag-rent ng shop, transaction can be done online. And last but not the least, number 14, milk tea business. Isa sa mga lalong nagiging popular ngayong negosyo ay ang milk tea. Simula nang matikman natin ang sweet drink na ito na nag-originate sa Taiwan, naging paborito na din ito ng karamihan ng mga Pinoy. Siguradong kikita ka ng malaki, lalo na kung nasa mataong lugar ka o kaya mong mag-deliver. Ang capital needed ranges from 15,000 to 30,000 pesos. Ang cons lang, kailangan mo mag-training para matutunan ang tamang proseso ng paggawa ng milk tea. Madami na rin competitors, lalo na ang mga sikat na milk tea brands. Pero ang pros, kayang umabot ng 100% or more ang profit margin dito. At dahil in demand siya, mabilis ang return of investment. Yan ang ilan sa mga pinaka-profitable na food businesses na pwede mong simulan sa iyong bahay na hindi nangangailangan ng masyadong malaking kapital. Note lang na ang mga price ng capital na aming nabanggit ay pwedeng mas mababa pa o mataas depende sa kung gaano kaliit o kalaki mong gusto magsimula. Nakadepende din ito sa dami ng products na gagawin mo, sa variety at sa materials and equipments na pag-iinvestan mo. Pero ang mahalaga, whether you start big or small, kung nais mo talagang magnegosyo, magsimula ka. Kahit sa pagbebenta lang sa mga kaibigan o kamag-anak o kapitbahay, kung determinado ka talaga, siguradong magsasucceed ka. Naway nakatulong sa iyo ang video na ito. If yes, like this video and share. Subscribe ka rin din sa aming channel and hit the bell button below for more added info.